guys. Okay, it's me again, Manang the Bing. Ayan. So guys, kung nakikita nyo ay ang ating paligid ay para bagang tayo lang ang tao dito. So, talagang tayo lang naman. So, akin, solong-solo ko ngayon ang park. Ayan. So, day off natin ngayon at tayo ay gumala na mag-isa. At ang ating napuntahang park ay walang katao-tao. Mag-stay muna tayo dito ng mga ilang sandali. Dahil meron pa tayong isang pupuntahang park. Ayan, malapit na lang din dito guys. Sa mga ilang minuto lang, tanaw ko na nga eh yung park. Kumbaga itong park na to ay maliit lang guys. Maliit lang siya. Dahil minsan ay nadadaan din tayo dito sa hapon yung punta ng mga tao dito. Pero syempre, ang mas na pinupuntahan nila ay yung mas maluwang dahil itong park na to ay kalapit lang ng isang maluwang din ng park. Yan. Kumbaga ilang kembot lang pag nilakad mo ay mararating mo na yung mas maluwang ng park. Medyo nagulat tayo. Ayun yung pusa. May pusa. Ayan. Ayun siya. Oh. Nandito lang pala siya. Nagtatago. So, ayan, mag-isa nga lang tayo guys. At dahil mag-isa tayo, magdadadaldal tayo ngayon guys. Dahil wala akong kausap, so kausap ko na lang kayo. Ayan, no, diba? Kung magla-live nga lang tayo, pwede ko kayong kausap. Pero dahil hindi naman tayo nagla-live at ito'y recording lang. Guys, meron ding malapit na church dito. Ayan o, yung kanina kasalukuyan niya na nagmimisa sila at naririnig ko yung misa ng pare. Isang Greek Orthodox Church, yung church na yan. Ayan lang tayo guys. Namnamin natin yung pag-stay natin dito sa park na mag-isa lang. O diba? Sabi ko nga, try ko nga rin mag-isa. Kung ano yung feeling ng mag-isa lang, na walang kasama. Ayan, kung ano nga bang feeling ng nag-iisa. Oh, diba? Dahil tayo guys ay nasanay na may kasama kada lalabas. Kapag ka-day off natin ay lagi tayong may kasama. Kundi sabi ko nga, nagpupunta tayo sa church para mag-aral ng turo ng ating Panginoon or di kaya naman ay nagpupunta tayo at sumasama tayo sa mga kaibigan na namamasyal. Ayan, pero sabi ko nga, mag-eksperimento nga ako. Ayan, hindi yung mag-eksperimento na gumawa ng ng pampatangos ng ilong. Nadawit na naman yung aking ilong. O diba? Mag-eksperimento tayo kung ano nga ba yung nararamdaman ng isang OFW na mag-isa lang. Diba? Dahil tayo nga, sabi ko nga, ay nasanay tayo na may kasama. So, susubukan ko din na mapag-isa. Ayan. Pero, syempre, kapag ka ganito nga bagay, kailangan mo nang ihanda yung sarili mo. Na kapag ka nag-iisa ka, dapat may dala kang babasahin. Ayun guys, meron akong babasahin doon. Diba? At syempre dapat kailangan ikumpleto ka. Mamaya guys maglalapag tayo kasi hindi naman ito yung talagang destination natin. Na sabi ko nga doon tayo sa mas malaking park at doon tayo doon natin palipasin ang ating oras maghapon. O diba? Paano mo kaya mauubos yung oras na yun? Siguro, ang masasabi ko lang, kung hindi ka sanay talaga na mag-isa, ay hindi mo kakayanin na ganun. Pero titingnan natin kung kaya natin. Kasi guys, alam nyo, ako naman italagang sanay naman na mag-isa. Sabi ko nga, kung nakahiwalay lang tayo sa room ng aking mga amo. Kasi yung room ko, nasa loob ng bahay. Kumbaga, gusto mo man na maging privacy yung iyong room, hindi po pwede. Kasi nga, nasa loob ka ng kanilang pamamahay. Hindi kasi tayo nakahiwalay. Kumbaga, wala tayong sariling barracks. Diba? Na maganda siguro, diba, kung katabi lang yung room mo nakahiwalay sa loob ng bahay. Kasi sa akin nga, sabi ko nga, nasa loob kasi ng bahay. At nadadaan-daanan tayo doon. Kapag ganyan naman kasi na day off natin, gusto din naman natin sana na mapag-isa. Diba?
Although po pwede ka rin namang magsarado ng pinto, pero 'di ba nakakahiya kasi, 'di ba? Dadaan-daanan ka yung room mo doon tapos nakasarado yung pinto mo. Kasi sila guys ay hindi sanay na nagsasarado ng pinto. So, ialaw ka din naman siguro kasi day off mo naman na ganun. Pero tayo kasi guys, nahihiya tayo na ganun yung routine. Dahil noon naman, kapag wala sila, kapag ka nagta-travel sila at wala sila, na-stay na lang tayo sa bahay. Mas gusto ko din na doon na lang sa bahay. Kasi pagka sa bahay ka naman, meron ka namang internet. Pwede kang manood ng mga papanuorin kapag pampalipas ng oras mo. So, ayun nga guys. At habang nandito tayo ay inaantay natin na may inaantay kasi tayo pa. Antayin natin yung doon sa Alpha Mega. Nakikita ba yung pangalan? Ayun yung kulay pula. Hindi siya ano. Dahil maliwanag. Sobrang liwanag. Antayin natin yung nakabukas na siya. Nakabili na nga ako ng tubig eh. Kasi bibili tayo ng pagkain natin para yung lunch natin mayroon tayong kakainin doon sa park na pupuntahan pa natin. So, ayun nga. Antayin natin yung may inaantay kasi akong ulam na niluluto pa nila. Nadaan na din tayo doon at hindi pa naka-display yung ulam doon. So, ayan. Spend lang natin yung araw natin dito. At antayin natin, ayan, ulit-ulit, ang walang kwakawenta-kwentang vlog ni Manang. Ayan. So, ayun na nga guys, andito na ako sa maluwang na parke. Ayan, park ng Strobolos. So, nakalipat na tayo dito at nakabili na rin ako ng kakainin ko. Pero, ayan, may surprise ako. At ako din ay na-surprise kasi nadaanan tayo ng isa nating kaibigan at si ayan siya. Ayan si Jasmine, no, di ba? Oh, mag-hi ka naman. Gayum. Kape-kape. So, ayan, at nayaya ko din siya dito. Ayan, nagpunta na kami dito. Tapos pagkatapos niyan, natapos kami dito, magkainan dito sa lunch, tatambay din ako doon sa kanyang barracks. Sa kanya kasi nakahiwalay siya doon sa amo niya. At 'di ba nga nabanggit ko sa inyo, ako nasa loob, siya kasi nasa labas sa tabi ng bahay ng amo niya. So ngayon nagpre-prepare, naghahanda kami ng aming lunch na. At ito, nakabili ako ng manok doon sa Alpha Mega. Ito yung aming lunch at meron kaming kunting kanin, dinala ko. Tsaka salad. Ayan, hindi kumpleto yung salad ko. Ano lang yung laman yan? Pipino, tsaka maruli. Ayan, nilagyan ng olive oil, tsaka asin. So, ganun lang kasimple. At syempre, hindi lang kaming dalawa. Meron pang isa na bisita kami. Ipapakita ko sa inyo. Ayun siya, oo, diba? Ang cute niya. Ay, Ming-Ming. Aming. Eh, anong ginagawa mo? Tingnan nyo, guys. So cute. Anong ginagawa niya? Diba? Naglilinis ng katawan niya. O, diba? Wala siyang pake. Wala siyang pake. So, ayun na nga. Magkakain na kami. So, dyan lang kayo at kakain kami. Sabayan nyo kaming kakain ni Jazz. Yan. Lunch. Kainan na guys. Asa na yung papel ko, yung plastic ko ngayon? Ito. Ang tapya na ito. Stay there. Sige, dyan lang ito. Jess, mag-ano ka na ito? Gabi din nagkanin ako. Sarap guys. Picnic. May kasama kaming pusa, nagngangyaw-ngaw na. Hindi lang dun sa ano. Tapos yun sa one moment lang din. Kay ano, mahal. Kaya mo. 220. Magtipak ka na dun. Gusto ko. Ang nagagal yung ulo.
Ay, hindi, hindi pala natin dito. Yan. Oh, yan. Buto lang, ah. Salbahin nito, sabi siguro. Nagdidigay, buto pa. So ayan guys, natapos na yung aming maghapon, pero hindi pa maghapon, hindi pa hapon, kumbaga alauna pa lang. Ayan, alis na raw kami at pupunta ako sa bahay ni Jazz, doon na lang kami magtatambay maghapon. So ayun na nga, hindi rin na yung eksperimento ko, sabi ko na ako'y mag-isa, eh hindi rin siya natuloy. Ayan, dahil meron tayong companion, di ba? May companion tayo, nasamaan tayo ni Jazz, nang nagkita kami ng hindi sinasadya ba. Ayan. So naidala ko siya dito, magkasama kami. So ayan yung eksperimento natin sa susunod na lang. Kung ano ba yung talagang ano yung pakiramdam ng nagsosolo. So marami pa namang araw na tayo ay mag-eksperimento sa bagay na yan. So yun ang masasabi ko lang guys, masaya na may mga makakasama tayo at nakakakwentuhan, no? Diba nga? Sa next na vlog ko, titingnan natin kung ano yung feeling ng mag-isa lang talaga. So hanggang sa muli, hanggang dito na lang muna. Ayan. Kung nakikita nyo, napakatahimik. Ayan, ano lang ng ibon yung naririnig. O diba? Ayan, wala pang mga tao. Kasi yung mga puntahan, ang punta ng mga tao dito ay hapon. Ayan o, nakausap ni Jess yung pusa. Ayan. Papaalam na siya sa pusa. Lahat ng tulog niya kanina dyan, guys. Sabi ko, sabi? Yan, naampunin na ni, ano, ni Jasmine. So, ayan, hanggang sa muli, hanggang sa muling pagkikita natin, guys. Ayan, dahil mainit na, maglalakad kami pa uwi ni Jas. Ano, Jas? Ano yun? Ano, nag-alikan daw doon. Para yun, o. Yun sa may ulunan namin. Ay, nako po. Oh, so, bye-bye na. Hanggang sa susunod. Yan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa aking maliit na bahay, please subscribe my channel, like and share. Ayan, comment na rin dyan sa baba. Ayan, kaya hanggang dito na lang. Bye-bye-bye. Mua-mua chup-chup. We'll be right back.